Mga kapuso, presenting ang mga obrang likha ng isang Samahang Makasining at Samahang Makasining Artist Club Incorporated. Kung inyong titignan, napakaganda po na kanilang mga gawa. Pero alam nyo ba na hindi po ordinaryong kagamitan ang ginagamit nila para sa kanilang pagpinta? Umpisahan po natin kay Mr. Ramon Lopez. Ako alam mo, 13 pa lang po siya nag-start na siyang magpinta. At ngayon, 26 years old pa lamang siya. Hi, good morning sa'yo, Ramon! Pansin ko kakaiba ang gamit mo. Dala ko ang gamit po niya, hindi po pintura, as in kalawang. Bakit po naisipang gumamit ng kalawang? Para po maging unique yung mga gawa ko. Yung makilala ko sa sarili kong paraan, sarili kong materials. Ikaw na talaga gumagamit ng kalawang, pero teka, so yung bahay mo ngayon, wala ni isang kalawang na, walang bakal na kalawang ngayon, malinis na siguro. Sa saan ka kumukuha ng kalawang? At saka, kumbaga, gano'ng katagal bago, may proseso ba siya or dinediretso mo kalawang, tubig at pinta? Kinakasigas ko po muna yung mga kinakalawang na bakal. Tapos yung powder, yun yung inaluan ko ng tubig, yun yung pinangpipinta ko. May nag-inspire ba sa'yo para gumamit ng kalawang? O nakita mo lang sa bahay na, daming kalawang, gamitin ko kaya to? Parang gano'n po, parang yun yung idea ko. Yung mas mura na mas maganda yung effect. That's true, no? Kasi talagang makikita mo kung saan-saan. So, I'm sure marami ka ba? Punta ka sa bahay ko, maraming kalawang doon. Bibigyan kita, ha? Maraming salamat, Ramon. Okay, let's move on naman here. At syempre, ang kasama po natin si Mr. Elito Circa o Amang Pintor. Good morning naman sa inyo. Good morning po. Nakikita ko na hindi, or wala, actually, tingnan mo yung mga gamit niya. Wala siya ni isang brush dito sa table na ito. Puro paint lang siya at ang sikreto niya ay buhok. Unang tanong, saan nyo kinukuha yung mga buhok? O baka bago kayo nagpinta, ay nagagano muna kayo ng hair nyo para sakasakaling may maglakas? Tuwing nagpapagupit kasi ako, iniipon ko yung mga buhok ko na ano, na yes. Bakit po, yan ba? Ito yung mga pinagupitan. So, asa talaga yung ginagamit? Okay. Bakit nyo po naisipan, naumpisahan ang paggamit ng buhok sa inyong pagpinta? Nung bata kasi ako, hindi ko alam yung paano, ano ba yung brass ng bata ako. So yung tatay ko kasi ginugupitan ako noon, ginagawa sa akin, iniipit yung buhok ko doon sa elements ng TV, ng antena ng TV. Tapos pinuputol yun yung brass ko nung bata ko. Ngayon, kaya pag nagpipita ako noon, naiiwan yung mga buhok ko noon. Hanggang paglaki ko, ina-inadapt ko na yung style. So hindi paintbrush yung ginagamit mo nung bata ko, hindi buhok talaga. Buhok mo talaga, ilang taong ka noon? 10 years old, mga 9 o 7, nag-start na ako ng watercolor noon. Pero yung buhok ko nang ginagamit kasi wala pa, hindi pa uso nun sa amin, mga brass. So ibig sabihin, original talaga, idea, kumbaga yung ama mo, very innovative din. So, na-mention mo, wala sa inyo dating brush, taga saan ba? Sa Pantabangan, sa baryo ng Malbang. Wow, ito malayo siya, ah. So, magkano po nyo nabibenta ang inyong mga obra? Actually, sa mga collector's items, sila lang yung mga bumibili sa amin. Ganun. Pero kung sa commercial kasi hindi masyadong kalakas. So, hindi mo ba kayo, kung naliligo kayo, hindi nyo ba kinukuha sa drain nyo kayo? Mga buhok talaga halaglag? Hindi naman. Talaga gupit lang. Okay, maraming salamat po, Amang Pintor. Thank you. So, mula dito sa kalawang, napunta tayo sa buhok. After buhok, ito na po, sponge ang ginagamit ni Capitan o Fidel Sarmiento. Good morning po, sir. Sponge ang inyong ginagamit. Di po ba nagagalit ang asawa niyo? Kinubuhan niyo mga sponge sa bahay? Medyo minsan nagagalit dahil wala kami magamit. Puro pintura na yung sponge sa amin. Oo, wala lang panlinis ng mga plato nila, no? Pero seryoso po, Capitan, saan po niyo naumpisan? Kumbaga, saan niyo nakuha yung ideya ng paggamit na lang ng sponge at hindi yung normal na paintbrushes? Na-discover ko po nung time na kailangan ko ng malalapad na brush. So, naisip ko bakit hindi ko gamitin yung foam na panghagot sa malalawak na parte ng paintings. So, na-try ko to at nang nasubukan ko na mas maganda pala siya, mas pino at mas nahagot ko ng mas madali yung pintura at na-blend ko ng mas madali. Sabi ko, bakit hindi? Yun ang dinevelop ko ng dinevelop at ito rin itinuturo ko rin sa mga ibang mga kabataan. Yung mga gustong maging pintor na tulad nyo. So hindi na kayo gumagamit ngayon ng mga brushes? Wala na mga ordinary brushes for you? Sa mga ganitong klase ng painting, pwede siyang puro ganito lang ang gamitin ko, no? Pero pag maglalagay na ako ng mga details, hindi naman pwede ito, no? Gumagamit din ako ng mga pointed brushes. Pero
talagang this is your specialty sponge talaga. So yung gumagamit ng paintbrush is siguro ngayon yung asawa niya lang. Ipangano niya sa kanyang makeup. Ako, maraming salamat po, Ka Fidel. Maraming salamat din siyempre kay Mang Pintor at kay Ramon Lopez. So, pinatunayan na po natin na talagang sa kanilang tatlo, napaka-creative po talaga ng mga Pinoy. At kung ano man ang isipin natin, kaya natin gawin. Alright, mga kapuso, dyan na po kayo. Mabalik agad ang unang series. Happy birthday, Happy Sunday!